masaya ako na muli kang makita. Ako si Ginang Marge. Halika't matuto ng panibagong aralin sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-apat na baitang. Napapanahong pagpapaalala. Makinig ng mabuti, sundin ang bawat panuto at ihanda na ang iyong ballpen at papel. Balikan natin ang nakaraang aralin. Isulat mo sa iyong papel ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap. O mali kung hindi wasto. Tama o mali? Unang bilang, ang mga bata ay walang kakayahang tumukulas ng katotohanan sa paligid. Ang sagot ay mali. Ang mga bata ay mayroong kakayahang tumukulas ng katotohanan sa paligid. Gaya mo, di ba alam mo na kung alin ang totoo o hindi? Ikalawang bilang, kailangan suriin ang detalye ng mga impormasyon upang matukoy kung ito ay may katotohanan. Ang sagot ay tama! Mahalagang suriin ang mga impormasyon upang malaman kung may katotohanan at hindi ka magkamali sa gagawin mong desisyon. Ikatlong bilang, sa pagtuklas ng katotohanan, nakatutulong din ang pagbabasa ng aklat. Ang sagot ay tama! Ang pagbabasa ng aklat ay isa sa mga paraan upang ang katotohanan ay matuklasan. Natutukan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa pagkakaroon ng katatagan ng loob sa pagsasabi ng katotohanan. Natutukan mo rin ang pagsusuri ng katotohanan sa pamamagitan ng pangangalap ng tamang impormasyon. Ngayong araw, ipagpapatuloy naman natin ang pagsasagawa ng may mapanuring pag-iisip sa tamang pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Sa pagtuklas ng katotohanan, may pamamaraan o pamantayan. Oo nga pala, kaarawan ngayon ng isa sa mga espesyal na tao sa buhay ko. Kaya naman, pinaghanda ko siya. Pero bago ko ibigay sa kanya ang mga ito, mayroon muna akong ipaggagawa sa kanya. Gusto mo na bang malaman kung ano yon? Excited ka na rin bang makilala kung sino ang birthday celebrator natin ngayon? Heto na! Tatawagan ko na siya! Hello, Baby Kay! Hello, Ginang Marge! Natanggap mo na bang pinadala ko sa iyong sulat? Opo! Pero hindi ko pa po ito nababasa. Para saan po ba ito? Dahil kaarawan mo ngayon, may hinanda ko para sa'yo. Pero bago ko ibigay sa'yo ang mga ito, nais ko munang gawin mo ang mga wastong katangian na nakapaloob sa sulat. Sige po! Walang problema, Ginang Marge! Mga wastong katangian, mahinahon, mapanuri, matyaga. Paano ko kaya may papakita ang pagiging mahinahon, mapanuri, at matyaga? Teka, bakit kaya sila tatakbuhan doon? Ano kayang meron? May parating daw na malakas na bagyo. Oh no! Anong gagawin ko? Sandali lang, Baby Kay. Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ka dapat naniniwala sa sabi-sabi. At baka mangyari sa'yo ang sinapit ni Ronron at ng kanyang pamilya. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Maling balita. Isinulat ni Lea B. Perez.
si Ron Ron ay mahilig makipaglaro sa labas ng kanilang bahay. Isang araw, narinig niya sa kanilang kapitbahay na nagkwekwentuhan na mayroong bagyong darating kinabukasan. Kaya agad siyang umuwi upang ipaalam ito sa kanyang nanay at tatay. Ang kanyang nanay ay dali-daling niligpit ang kanilang kagamitan sa loob ng bahay. Samantalang, ang kanyang tatay ay mabilis na umakyat sa kanilang bubong upang siguraduhin hindi liparin ng malakas na hangin ang mga ito. Nagulat na lamang silang mag-ina nang may magsigawan sa labas ng kanilang bahay. Aksidente palang nahulog ang kanyang tatay mula sa bubungan. Dinala nila ito sa ospital at napag-alaman nilang wala naman palang katotohanan ang balita tungkol sa bagyo. Nako! Dahil hindi naging mahinahon at mapanuri si Ron Ron sa natanggap niyang impormasyon, ay napahamak ang kanyang ama. Tama si Ginang Marge. Dapat malaman muna ang katotohanan ng balita bago ito'y pagsabi. Magaling, Baby Kay! Napagtanto mo ang maaaring mangyari kung ikaw ay maniniwala agad sa mga impormasyon na iyong makakalap. At dahil dyan, ikaw ay naging mahinahon. Upang maiwasan ang ganitong pangyayari, ano ang kailangan gawin kapag may balita o impormasyong natatanggap? Tama! Suliin ang balita at alamin kung saan ito nagmula. Maraming tumatangkilik ngayon sa bagong Choco Energy Drink para sa mga bata. Nakakapagpatalino at nakakapagpasigla raw ito sa buong araw. Kanina pa naglalakad sa initan si Baby Kay. Siguradong pagod at uhaw na siya. Bibili kaya siya ng Choco Energy Drink? Bago natin balikan si Baby Kay, ikaw muna ang tatanungin ko. Kung makatatanggap ka ng ganitong impormasyon, anong tamang pamamaraan o pamantayan ang iyong gagamitin upang matuklasan ang katotohanan ukol sa inumin ito? Isulat ang iyong sagot sa iyong papel. Sa bawat desisyon na iyong gagawin, ito ang mga dapat mong tandaan. Una, huwag ka agad paniwalaan ang isang balita. Ikalawa, suriin at matalino unawain ang mga impormasyong nabasa. Ang impormasyon ay kapani-paniwala. Hindi ito too good to be true. Ibig sabihin, hindi ka dapat nangangako ng isang imposibleng bagay para lang paniwalaan. Kahit sinasabi nila na masarap ang Choco Energy Drink na yon, ay hindi ko yun bibilin hanggat hindi ko nasusuri ang bawat detalye niyon. Si Baby Kay ay nagpakita ng mga wastong katangian. Siya ay naging mahinahon at mapanuri. At upang hindi magkamali sa kanyang gagawing desisyon, siya rin ay naging matiyaga sa paghahanap ng katotohanan. Marami pong salamat sa regalo mo, Ginang Marge! Pero kahit wala ang mga ito, ay lubos pa rin ako nagagalak at nagpapasalamat dahil sa mga wastong katangian na natutuhan ko mula sa iyo. Natutuhan kong maging mahinahon, mapanuri, at matiyaga. Ngayon naman, ihanda mo na ang iyong papel at panulat. Oras na ng ating quiz sa ESP. Unang pagsasanay. Sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutukan sa araling ito. Isulat ang letra ng sagot sa iyong papel. Unang bilang. Higit na magiging makabuluhan ang nakalap na impormasyon, pagsusuri at pagninilay kung ito ay A.
ipagdadamot sa iba? B. Mananatili sa isipan? C. Babaliwalain na lamang? D. Gagamitin sa pagsasakilos? Ang tamang sagot ay letrang B. Ikalawang bilang. Nag-isip muna si Cardo kung anong makabubuting ikilos matapos malaman na sinisiraan siya ni Carla. Ang katangiang ipinakita niya ay ang pagiging A. Matyaga, B. Mapagtiis, C. Mahinahon, D. Mapanuri. Ang tamang sagot ay letrang C. Ikatlong bilang. Nakarinig ka ng sumbong na hindi maganda. Ang gagawin mo ay A. Magpapasalamat sa narinig, B. Pananagutin ang nagsabi nito, C. Lilinawin kung totoo ang sinabi, D. Magsasawalang tibo na lamang. Ang tamang sagot ay letrang C. Ikaapat na bilang. Ang mga sumusunod ay nagpakita ng mabubuting katangian sa pagsasagawa ng pagninilay ng katotohanan. Maliban kay A. Glenda na sinisiyasat muna ang impormasyon, B. Joseph na matyagang nangangalap ng tamang balita, C. Aljon na maling balita ang ipinangangalat, D. Cherry na hindi pa dalos-dalos sa pagpapasya. Ang tamang sagot ay letrang C. Ikalimang bilang. Bago ka magpasya o kumilos ayon sa katotohanan, mahalagang na ipakita mo ang pagiging A. Mahinahon, B. Matyaga at mapagtiis, C. Mapagmahal sa katotohanan, D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letrang D. Nasagot mo ba ang lahat ng katanungan? Mahusay! Simulan na natin ang susunod na pagsasanay. Basahin ang sitwasyon. Magkakaroon ng pag-uulat tungkol sa inyong barangay sa loob ng klase. Ang bawat isa ay naatasang magbahagi. Ano ang iyong dapat gawin upang makakuha ng tamang impormasyon tungkol sa inyong barangay? Isulat ang iyong napiling sagot sa iyong papel. Unang bilang, pupunta ako sa tanggapan ng kapitan ng aming barangay upang makahingi ng kailangang impormasyon na nais kong malaman. Ikalawang bilang, tatanungin ko ang aking magulang tungkol sa aming barangay dahil alam kong sa lugar na ito sila ipinanganak. Ikatlong bilang, mag-i-interview ako sa aking mga kabarangay upang makakalap ng maraming impormasyon. Ika-apat na bilang, gagawa ako ng survey sa aking mga kaibigan na doon din sa barangay namin nakatira. Ika-limang bilang, maglilibot ako sa buong barangay upang hikayatin ang aking kabarangay na bigyan ako ng kanilang mga ideya tungkol sa aming lugar. Ito ang dapat mong gawin sa sitwasyon na ito. Pupunta ako sa tanggapan ng kapitan ng aming barangay upang makahingi ng kailangang impormasyon na nais kong malaman. Mula sa pagkakaroon ng katatagan ng loob upang masabi ang katotohanan, ay inayon mo ito sa pagiging mapanuri at mapagnilay. Sa araling ito, ikaw naman ay nakapagsagawa ng may mapanuring pag-iisip
ng tamang pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Para sa iyong takdang aralin, mag-isip ng isang pangyayari sa iyong buhay kung kailan na ipakita mo ang wastong katangian. Lagyan ng check ang katangiang ito mula sa kahon sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong papel. Mapanuri, mapagtiis, matyaga, mahinahon, mapagmahal sa katotohanan. Para sa karagdagang gawain o takda upang mas maunawaan mo ang tungkol sa fake news, maaari mong bisitahin ang DepEd Commons at puntahan ang Spotlight Section. Makikita sa cyber safety ang patungkol sa fake news. Dito lang sa DepEd TV!